Hi guys! Good morning! Hindi, joke lang. Hindi siya good morning guys. Actually, good afternoon na dito. And 3:30 na ng hapon. Well, sinabi ko lang naman na good morning kasi guys, galing ako ng night shift. So, 2 nights ako. So, ayan, pagod ako. Alam niyo yung tipong ano guys, yung, ewan ko lang kung ako lang ba, pag nagna-night shift ako, as hindi talaga ako nakakatulog pag uwi ko. So, siguro mga 1 hour lang or 2 hours lang yung mga tulog ko. Tapos, konti lang. Tapos, balik trabaho na naman ulit kinagabihan. Tapos, pagka kinagabihan ulit, trabaho ulit kinabukasan, ayun, hindi ako makatulog ng maayos. Pero, depende lang guys. Pero, pag, ano naman, pag sobrang pagod ako, nakakatulog ako. Pero pag hindi ako masyadong pagod, hindi ako nakakatulog sa gabi. Tapos, ayan, kanina natulog lang ako ng konti. Kaso nga lang, narinig ko si Lolo na parang ano, binuksan niya yung ano namin, yung sa dining room na sliding door. So, gumising ako kasi baka mamaya eh, nagpunta na ng swimming pool pa na nakakatakot yun. So, ayun, bumaba ako, wala naman siyang ginawa, sumilip lang, tapos sinara niya ulit, tapos umakyat ulit ako, tapos hindi na ako nakatulog. Imagine mo yun, ano lang yun eh, parang daplis lang ng tulog ko eh, tapos ayan, ito, gising na ako ngayon, mulat na mulat, naghilamos lang ako, kasi alam ko mag-vlog ako ngayon, kasi mamaya magluluto ako ng ano, ng tawag niyan, Bicol Express, tapos ito, bukas, mag-vlog din ulit ako. Siguro isang daily vlog, isang beauty vlog, saka makeup vlog siguro ang gagawin ko kasi meron ulit ako dumating na mga package guys. Ito yung sa e.l.f. ayan, mga bago siya, yung collaboration ni JK siya ba yun? Basta itatry ko din siya and then magano din ako ng Korean makeup. So ngayon bababa ako, magluluto, pero bago yun guys, may kwento ko sa inyo ba? Naranasan nyo ba yung magpadala kayo ng pera sa Pilipinas? Tapos, malaking halaga ba? Tapos, i-block ka ng bangko. Hindi bangko dito, kundi bangko doon sa pinapadalhan mo. Meron kasi akong account sa Pilipinas, sa BDO. Tapos, pinadala ko siya nung Thursday kasi nga, malaki yung palitan. So, nung nag 69 pesos yung palitan doon sa, ano, sa World Remit kasi yung ginagamit ko. Nung nag 69 pounds siya mahigit, ay 69 pesos siya mahigit, yung 1 pound, edi, nagpadala ako. Eh, ang nangyari guys, kasi ano eh, hinarang nila kasi sobrang laki. Although dito sa UK, okay naman kasi tinawagan ko na in advance yung HSBC ko na bank na magpapadala ako ng malaking halaga na magtra-transfer ako ng pera. So ngayon, dahil sa malaki yung palitan ng ano, World Remit, ginamit ko yung World Remit. Tapos ngayon, Thursday ko, usually kasi pag nagpadala ako doon, automatic talaga within minutes ano, nandun na sa bank account ko yung ano ko, yung pera. Kaso nangyari guys, wala, hindi dumating. So Thursday, Friday, Saturday, Sunday, ay grabe ang kulit-kulit ko, tinawagan ko talaga sila, tumawag ako sa BDO. Yung BDO walang magawa eh, kasi parang ano lang nila yung World Remit, parang third party lang ata. So, ayun, ang ginawa ko, grabe kinukulit ko yung ano, yung BDO, ay yung World Remit. Ang nangyari pala, guys, nung umuwi pala kami nung 2015, nung kinasal kami ni, ng husband ko, of course, nagpalit pala ako ng, ano, ng mga, ng surname doon sa Pilipinas, lahat ng mga documents ko, tapos pati yung bank account ko sa apelyido niya, eh, nakalimutan ko ba? Kasi after 4 years, syempre, diba, nakalimutan ko na. Alam mo na, ulyanin na yung lola nyo. So, ayun, nakalimutan ko na, ayun. Kaya pala napinding siya kasi malaking halaga. Tapos, hindi nagtugma yung pangalan ko sa kapangalan doon na pinadalhan ko. Eh, ayun, buti na lang, ano, maganda yung, ano, as customer service ng World Remit. Although, I think, umabot ata ako ng 4 na call center agent na nakausap. Tapos, yung si Miss Marie lang ata yung nakausap ko na talaga nakatulong sa akin ba? Kasi kinakabahan talaga ako. Kasi syempre, ang laki ng halaga. Tapos syempre 7 digit, diba? Ano ka talaga, mawiwindang ka talaga. Tapos edi ayun, buti na lang, kahapon pumasok na yun sa bank account ko. Kaya sabi ko, uy sige naman, ano, ayusin na kasi ano. Pambili ko yun ng gamit dun sa bahay, my God. Tapos, mawawala lang ng bigla, diba? Nakakatakot yun. So, ayun, share ko lang sa inyo. Kasi, ano eh, mahirap eh. Mahirap pala. Parang, after 4 years, parang nag-iba na yung rules nila. Kasi dati, nagpapadala naman ako ng malaki. Hindi naman nila hinaharang. Ngayon, ano lang talaga, itong ano ko lang napadala, talagang hinaharang talaga nila. Pero at least, diba, malalaman talaga natin na safe
talaga yung ano natin, yung pera natin sa video pag ganun. So, ayan guys, ngayon, naghugas na ako ng plato kanina pagbaba ko. So, mag-ano lang ako, mag-tsaa siguro ako or mag-lemon. Mag-lemon at saka hot water ako, guys. Saka guys, I think ano, bumalik na naman yung ulcer ko. Hindi ko alam. Kasi masakit yung dito sa may chan ko eh. Na parang mahapde. Parang ganun yung feeling ko. Kaya ayan. Siguro dahil nagda-diet kasi ako. Dahil diba uuwi na ako ng Pilipinas. Tapos hindi ka, pag hindi ka nag-diet, naku po. Anong mangyayari pagbalik ko dito? Ano, tataba na naman. Ayan. Tapos ang hirap kaya mag-ano, ang hirap kaya magtuno ng taba dito sa UK kasi malamig. Hindi ka pinagpapawisan pag naglalakad. Hindi, wow. So ngayon guys, gagawin natin, si Michael kasi nasa work, so magluluto ako ng Bicol Express, saka magbabalat ako ng mangga, para mamaya saka baguong. Tapos na ako mag-ano guys, magtagtad ng mga lulutuin ko. So ngayon, ito na siya. Yan, yan yung pork. Ang ginagamit kong pork dito, yung pork belly. Tapos ayan yung sili, I think ay yung finger chili yung gamit ko. Tapos yung tanglad, iba yung tanglad dito kasi tanglad stock ata yun. Ito yung bawang, saka yung sibuyas. Tapos ayan yung coconut milk ko, yung buong can talaga ginamit ko. Tapos ito yung pampalasa ko, yung patis, saka yung black pepper. So ngayon guys, magluluto na tayo kasi parang feel na feel ko na yung hapdi ng mata ko na parang gusto nang matulog. Kaso nga lang kasi gutom. Gutom si Manay. So, mag-ano lang tayo ng oil. Ayan. Yung husband ko kasi guys, pritong itlog lang ang alam na lutuin. Sa kanilagang itlog. Ganun lang siya. Ayan, oil muna tayo. Tapos pag nag-saute ako guys, inuuna ko talaga yung meat. Kasi gusto ko yung meat, may pagka-brown siya. Ayoko yung parang luspad. Ano ba sa Tagalog yun? Basta luspad siya. Ang hirap eh, no? Ay, maputla. Ayan, maputla. Tapos, saka ko na siya igigisa kasama nung bawang sa sibuyas. Ganun ako. Tapos, ito yung inilalagay ko lang siya, high medium heat yung ginamit ko para mabilis kasi gutom na talaga ako. So ngayon, ang uunahin natin yung pork. Ayan. Ayan o, ang lakas ng apoy eh, no? So hinaan natin ng konti, baka mamaya ay magtalsikan. Unahin natin yung pork. Guys, ready na yung ating pork. So, ang gagawin po ngayon, ayan siya. Ang next ko na gagawin is yung ano naman, yung maglalagay na ako ng sibuyas. So, itong sibuyas ang susunod. Bawang. Then, yung tanglad natin, guys. Huli na yung sili. Then, titimplahan ko siya ng patis. Yung patis ko, guys, ano siya, wala akong saktong sukat ng patis.
Kanya, tikman-tikman ko lang siya. Pag ano pa, nagluluto ako. Nakasimmer na siya ng 5 minutes. Ang gata naman yung ilalagay ko. Tapos hihintayin ko lang siya na kumulo. Now, na naghintay tayo ng ating Bicol Express, guys, na maluto, maghihiwa ako ng mangga. Kasi favorite namin yung bagoong na may mangga. No, mangga na may bagoong. Tapos meron siyang ano, kunting, tawag ito, suka. Yan, tapos ko nang balatan yung mangga natin. Tapos i-slice ko na siya, guys. Tapos pagdating sa slice, guys, maarte talaga ako pag nag-slice ako ng mangga. Kasi gusto ko talagang pantay siya sa kapinong-pino. Alam mo yung nabibili mo sa mga kalsada ng mangga, gusto ko yung ganun na pagka-slice. Okay, guys, luto na yung ating ano, Bicol Express. Patayin ko na, baka masunog pa. Lagi pa naman ako nasusunugan ng pagkain. So, ayan. And I think kakain ako ng mauna akong kakain, guys. Mamaya pa darating si Mungo, eh. Ang sarap. Wow, ah. Palagi talaga ako nasasarapan sa niluluto ko. I love my own masyado. So, ayan. Tika lang. Kuha lang ako ng ano, paglalagyan. Tapos, iinitin ko lang yung pagkain ni Lolo din. Ah, ayan, guys. Luto na yung ating pagkain. Ah, ito yung sa akin kanin. Saka yung Bicol Express natin. Nilagyan ko lang siya ng konting parsley para, ano ba, decoration na lang sa, ano, sa Bicol Express din. Ayan yung ating mangga. Tapos ito yung bagong na may suka, ay bagong gisado na may suka. So pasensya na kayo sa aking kuko kasi wala yung cutex. And then ito yung kay Lolo, guys. Ang ginawa ko dito, chicken siya with mustard cream something. Tapos mashed potato din yung vegetables ni Lolo. So yan na yung kakainin namin for tonight. And then